Paano sabing maayos ang ating worship life? Paano ba? Maayos in a sense na hindi ka lang kayang magbigay ng hindi mo lang kayang ibigay yung mataas na uri ng pagsamba kapag ikaw ay masaya o nakatanggap ng blessing. Babalik tayo doon sa pinag-usapan natin ngayon na kahit sa lahat ng panahon, hindi nagbabago ang worship mo kay Lord. You know, there was this event in my life nangyari. I was so broken. At mahirap mag-worship lead ng broken. Yung feeling mo, na trahedor ka, feeling mo, na ang sakit. Sakit talaga sa dibdib. Tapos, ako worship leader, ang hirap noon. Alam mo, Pastor Allen, wala akong nagawa. Umiyak na ako ng umiyak, wala na akong nasabi. Sabi ko, Lord, here is my heart. I am broken. I am surrendering it to you as my worship God. Umiyak ako ng umiyak. You know what happened? All the congregation, they were all crying and were worshiping the Lord habang wala pang kanta. We're just weeping, Lord. We just want to be with you, Lord. Because it's not about the song. So in all times, whatever situations, nasabi mo okay yung worship mo, kaya in kahit na anong sitwasyon ng puso mo, kaya mong ibigay yung glory kay God, kaya mong i-honor si Lord, kaya mong i-alay ang lahat sa Kanya. Yeah. Kasi kailangan totoo tayo sa Lord eh. We cannot pretend. We cannot be somebody else. We need to come to Him as we are. And gracious naman siya sa atin eh. Basta in-offer natin. Kahit pa yung broken na heart mo, ibinigay mo kay Lord as your offering, tatanggapin nila dyan, papalitan niya ng magandang puso. Grabe. Yeah. May nung song nga na yung ano eh, all I have to give was a broken heart and torn apart. Alam mo yan? All I have to give was an empty hope and promises, but in return you give me joy that could never be torn. Antindi nun, umiyak ko na sa kanta na yun. Kasi totoo, whatever you have, whatever you offer to the Lord, ang galing sa puso mo, kahit mabroken yan, God will receive it and ipapalitan niya ng magandang bagay kasi nakita niya yung truthfulness ng puso mo. Amen. Yun ang key, truthfulness ng puso. You cannot pretend. Ibigay mo yung puso mo sa Panginoon. Alright. Wow. Grabe experience na yun. Yung pag-worship lead, then you are crying. Just the Lord. Parang tinutunaw ka ni Lord no? Sa presensya at yakap niya. Nagsimula kami sa iyakan. Lord. And grabe yung weight ng glory ng pagdating ng Panginoon. Talagang binasag kami lahat at pinagaling kaming lahat, na-release lahat. Grabe lang. All glory to God. Well, tama yun, no? Through thick and thin. If you know that you can worship the Lord, hindi lang pag masaya ka, kundi may problema ka, talagang alam mong worshiper ka. Okay? Mm. And another thing for me is yung extravagance ng worship mo. Masasabi ko, for one thing na ayos ang worship ng isang tao if that person can always give God the best. Yeah. Kasi iniisip ko like yung alabaster jar, 'di ba? Sabi ng mga tao sa paligid, ang mahal naman, ganyan. Pero para sa babae, alam niya karapat dapat kay Lord eh, 'di ba? Kaya alam mo 'yon, sa akin hindi na issue yung bakit ka maingay. Kulang pa nga yung ingay eh. Kung kaya ko pang lakasan eh, 'di ba? Bakit ka lumuluhod? Eh kung kaya ko nga lang mas tumagal pa sa floor. Alam mo 'yun, you know that your worship life is right before the Lord, aside from holiness nga, if you know that you're giving God nothing but the best. Yeah. Kaya medyo related dito yung excellence, yung skill. Ang worship, kasi sabi nung iba, worship, hindi naman tugtugan yan, kahit hindi naman magaling, basta galing sa puso. Pero ako naniniwala, kung talagang mahal mo si Lord, syempre hindi ka rin papayag, di ba? Hindi ka rin papayag na forever hanggang doon ka lang. So, for me, I think na talagang makikita mo na ayos ang worship life ng isang tao if that person always desires na the best kay Lord. The best. Kasi kunyari, pagdating sa practice, nalilate. Pero pag may ka-date, hindi na late. How can you say, 'di ba? Actually may tanong sa ang sagwa, 'di ba? You can give the best time for your girlfriend or boyfriend sa practice laging nalilate. May nagtanong nga eh na bakit pag concert present yung musician, yung mga singer, pero pag Sunday service lang minsan nag-excuse.
So I don't think na ayos ang worship life noon kasi audience of one eh. Audience of one lang. So whether nasa bahay ka, whether nasa church ka, or whether Sunday service lang yan, or whether concert yan, dapat laging the best para kay Lord. Yeah. Agree on that. To catch the latest from us, please like, share, subscribe, turn on the notification bell, and we'll see you soon. God bless.